Hindi na rin po nakatiis itong si dating Senator Richard Gordon dahil nga dito sa pagiging arogante at kabastusan na itong si Sara Duterte. Her attitude was very insulting, very arrogant. Okay. At kung hindi niyo nakita yan, yung pagiging arrogante niya, kasi ang iba, yung mga diehard, katulad ni Harry Roque, gusto pang palakpakan ang ginawang ito ni Sara Duterte. Ganyan kayo ka-OA. Ganyan kayo ka-desperado. Talaga ba? Ganyan na po kabaliktad ang kaisipan niyo. This was, or that was most unfortunate. It shows wala siyang natutunan sa law school yung separation of powers. Wala talaga siyang respeto sa mga congressman and to her office. Totoo yun ah. Ang una ko nakita doon, binastos niya ang opisina ng vice president or OVP. Binastos niya yon, yung opisina na pinahiram sa kanya. Matindi ano? Dahil kung talagang ikaw ay isang public servant, isang totoong leader, hindi ganito ang asta mo. Magsasalita ka kasi dyan on behalf of the agency or on behalf of the office of the vice president. Ganon dapat yon. Pero ang nangyari kasi, puro personal ang tinitignan na itong si Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Senator Risa Antiveros, this is a budget, this is a budget hearing. This is not all about you. Oh, you see? Tapos pagdating sa Kongreso, para sa kanya, this is all about those people na tinuturing niyang kalaban. Yan. Wala siya talagang respeto sa mga congressman and to her office. Parang pinapalabas niya na martyr siya. Nag-iisa siya, lalabanan niya ito, ang mga ito which she went about in the wrong way. In the wrong way. Her attitude was very insulting and very arrogant. You see? Talagang nakita ng lahat kung paano naging arrogante itong si Sara Duterte. Kung paano or gaano kabastos ang isang ito, itong si Sara Duterte. Grabe ano, grabe talaga yung attitude niya. Kaya pag may nakikita pa rin ako sa social media or sa personal man, makasalubong na Sara Duterte pa rin, mas kawawa yung mga taong hindi nakita yung totoong kulay na itong si Sara Duterte. Nagbubulag-bulagan kayo una sa lahat at yun nga, baluktot na rin ang kaisipan nyo. Mantakin nyo, ang pupurihin nyo sa puntong ito ay si Sara Duterte, ang papalakpakan ay si Sara Duterte, ang kahanga-hanga ay si Sara Duterte. Kalokohan, di ba?